magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat at nagbabalik ngayong araw ng Friday, October 9, 2015 ang Sanggunian Monitor at ito po ang inyong kaibigan, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Eric Piano. Ngayon pong umaga, hindi natin makakasama ang ating friendship, Tet Marzan, dahil naiwan pa po siya doon sa Marikit Park at doon po ay nagpulong-pulong ang mga tao para pag-usapan ang ginawang pagbabakod at yung hangarin nila, naputulin ang puno doon. So, nandun po tayo kanina at humangos lang tayo dito sa studio para po sa programang Sanggunian Monitor. At kasama natin ngayong umaga ang ating co-host na si ang gwapong-gwapo, Kenneth Salvatos. Magandang umaga sa iyo, Kenneth. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng sa Olongapo, Sanggunian Monitor. At punong-puno po tayo ng pag-uusap, lalo na sa punong pinuputol na illegal po ayon sa ating kagawad. At sana po ay makinig kayo mabuti upang maging bahagi po kayo ng programa ito. Ayun po. Kanina nga, Kenneth, ay nagpunta tayo. Ang usapan natin, ipanawagan natin sa Facebook. Yung mga tao pumunta doon, alas 9 ng umaga, no, nag-gather na. Pero yung Sandro kasi nagpatawag din ng meeting nila doon sa kanilang opisina sa Calaclan, no. Kaya yung iba nating mga kasama ay nagpunta muna doon sa Sandro at napag-usapan doon kung yun yung mga pinag-usapan doon. At tayo naman ay nagpunta na doon sa Marikit. At ginather natin yung mga tao, nag-brief tayo doon, yung mga estudyante nakikita natin ay sinasabihan natin yung natunay na nangyayari ngayon dyan sa ating tinatawag na Olongapo City Civic Center o yung KBG Complex o yung Marikit area. So doon nga tayo nang galing kanina at humahangos tayo at yun nga, ang unang-unang balita, ang napag-usapan doon sa Senro o doon sa DNR, yung local DNR dito sa atin sa Calaclan, ang sinasabi ng Senro ay wala pa silang permit, wala silang order na itrim lang yon. Hindi pa sila nagbibigay ng order na, lalong-lalo na hindi sila nagbibigay pa ng order na putulin yung mga puno at wala rin silang sinasabi na saraduhan yung area na yan. Alam mo kasi, Kenneth, sinarado na eh. Yung alam mo yung harapan ng Olongapo Museum, yun po ay sarado na. At nung una, nung 2 days ago, nung pinuntahan namin yun, meron pang isang maliit na siwang na nakakalabas-pasok ang isang sasakyan. Pero ngayon ay totally saradong-sarado na, no, yung lugar na yan. At ang sinasabi natin doon sa mga kababayan natin nagpunta doon kanina, ay yung pagsasara nila ng daan kasi considered as public road yung daanan na yan, Kenneth, no? Yung didadaanan natin papuntang Gordon College, papasok at palabas, no? Yan ay public road pero sinarado nila. Ang sinasabi namin, ang sinabi ko rin sa Sanggunian sa session namin kahapon, na yung pagkuklose, no, yung fencing na ginawa nila dyan ay illegal kasi hindi pa yan dumaan sa Sanggunian Panglungsod ng Olongapo at wala pang approval ng road closure yung lugar na yan dyan sa Marikit area. Kaya illegal yan at dapat tanggalin yan. Yun yung sinasabi natin sa ating mga kababayan. So kagawad pag illegal, ibig sabihin, mayroong disorder tayo, disorganized tayo. Bahagi ba yan ng peace and order din? Ang problema nga ngayon, kasi ang siyempre, ang alam natin na nagpasarado niyan ay ang mismong ating city mayor, unless i-deny niya. No? Kung ang city government mismo ang nagpa-close niyan, aba, eh bakit ganon? Samantalang hindi pa yan dumaan. Ang sinasabi lang natin na bakit illegal dahil hindi pa yan dumadaan sa Sanggunian Panglungsod ng Olongapo for approval. Kaya ang sinasabi natin illegal yan kahit na ang city mayor pa ang nag-utos na isarado yung lugar na yan. Sana at walang gulong mangyari kagawad. Well, kasi, dapat lang. Kung illegal yun, di ba? At kung ganon, sana makialam naman si kagawad Ortiz para doon sa tingin ko lang, ano? Public safety. Sana dyan, kung nakikinig po kayo, kilala ko naman si Atty. Ortiz. Mabait na, may pusong tao yan. Sana po, hindi ko pa lang kung ano talaga yung buong pangyayari pa. Pero bilang mamamayan, sa nangyari po ngayon, wala lang po ako doon kanya. Pero kung alam ko, siguro po magsalita ako doon. Oo nga. Kasi po ako ng Manila, hinabol ko. Pero sa susunod, abangan niyo po, magsasalita rin po ako dyan. Pero hinihingi ko po yung tulong ng mga kagawad bilang mamamayan po. Sana po, huwag po tayo magbulag-bulagan. Sana po, huwag tayo magbingi-bingihan. Lalo na po sa kagalang-galang na mayor. Kung alam niyo po na nangyayari yan, alam ko naman may puso rin po kayo o sino man, gawin po natin ng tama at dapat. Oo. Well, kasi unfair naman para sa mga mamamayan ng Olongapo yan, exactly. Di ba? Good luck, Kenneth, sa panawagan mo sa ating mga konsehal at city mayor. Ha? Kasi unang-una, yung majority councilors na yan, sila po ang pumirma ng sila ang gumawa ng mga resolution at ordinance tungkol sa pagrerenta ng SM Prime Holdings diyan sa kabuuan ng Olongapo Civic Center. Sila po yan, majority councilor at plus yung mga urgencies na ginawa ng ating city mayor. Kaya nga, kung sa kanila kanila mananawagan, sabi ko, good luck. Kasi kung
kung pakinggan nila yung iyong panawagan. Kasi unang-una, sila ang proponent niyan. Yun ang dapat ipaliwanag natin sa taong bayan. Ang sa akin lang naman po, tinatawagan namin sila kagawad. Kung hindi po sila makikinig, magkakaroon naman po tayo ng susunod na eleksyon. At well, sana po ay maging malinaw po sa atin lahat kung ano talaga ang ginagawa ng ating mga kagawad. Ito po ba ay para sa interes ng bayan ng Olongga po o sa interes ng iilan lamang? Sana po buksan natin ang ating mga puso, mga kagawad na siyang involved dito sa decision na ito. Sana po magkaroon po kayo ng puso at isip. Sa akin naman po ay naniniwala ako na malaki po ang inyong role sa nangyayari po ngayon. At sana po wag po tayo magtulog-tulogan. Sana po kumilos po tayo ngayon. Oo, actually, Kenneth, kahapon sa session namin, ini-raise ko nga yan doon sa other matters, no? Ang sabi ko, sinarado na nila yung daan at wala nang nakakapasok na mga sasakyan. Kaya sabi ko, illegal yon dahil hindi pa tayo nagpapasa ng road closure ordinance kung doon sa lugar na yon. Kaya ang ina-expect ko sana, ang sasabihin nila o magsusuporta sila, na gumawa tayo ng resolution na sinasabi natin na illegal yan at baklasin agad yung ginawang pagbabakod dyan sa lugar na yan. Alam mo yung mga estudyante doon ng Gordon College, ang dinadaanan nila isang talagang makipot na daanan na lang pagpasok ng Gordon College at paglabas. No, ganun din yung papuntang OCNHS. Merong isang makipot na daanan doon ng mga estudyante. Kasi yung lugar na yun, yung harap ng City Library, sinarado na nila yon, no? Okay. Kaya ayan po yung mga nangyayari ngayon. At idadaan naman po natin lahat sa legal. Wala pong gulo. Kanina may mga pulis doon. Actually, nagtaka kami. Anong ginagawa ng mga pulis? Yun ang tanong ko ngayon eh. Meron ba silang kapangyarihan para pigilan yun o hindi? Ganito yan. Kasi alam nga nila, nagpapatawag tayo, nag-post tayo sa Facebook, nagpapatawag tayo ng meeting doon, gathering. Eh, pagdating natin doon kanina, ang dami na ng mga pulis. Okay. So, tinatanong mo kung legal, well, siguro, para siguro for security reason. Sana, no, security, okay. At safety, para hindi magulo doon. Pero yun ang ina-expect ko din, na talagang pwede silang pumesta ang mga pulis doon, pero wag nilang ang tawag doon. Tatanggalin yung mga tao na magsalita. Kasi unang-una, public park yung Marikit, no? Pwedeng mag-gather doon, pwedeng magbigay ng mga sariling opinion, no? At mag-usap-usap ng kanilang mga opinion tungkol sa mga nangyayari dito sa lungsod na. Pero kagawa, may tanong ako, pag nag-gather ba tayo doon sa lugar na yon, kailangan pa ba natin ng permiso? Hindi na, di ba? Public mind. Okay, so may karapatan tayo. Sa bagay, yung pagbabakod nila, illegal eh. Sa atin, legal naman yon. Alright? So sana po, lalo sa mga mag-aaral ng Gordon College, hindi naman namin kayo hinihikayat na magulo. Pero tingnan niyo po ang kalagayan niyo ngayon. Sana po, mag-isip-isip po tayo kung ano ang gagawin nila sa lugar na yan. Sa mga, kung tatanggalin nila mga puno, ano mangyayari? Kung anong pong pangako nila, saliksikin po natin, ito po ba'y may katotohanan? Huwag po tayo mag-aaral. Naniniwala ko mag-aaral, talagang may isip naman yan. So huwag po sa tana tayo maniniwala agad sa mga sinasabi nila at walang kibuna lang tayo. Exactly. Because naniniwala ko na sa kabataan din, may power din yan. Exacto. Kaya nga doon, Kenneth, kasi nga dahil sinarado nila yung daan, ano? So yung mga estudyante, doon nag-uumpukan sa may Marikit Park mismo. So nung nakita nilang nag-gather kami doon, tinawag ko na rin sila, halika, makinig kayo dito para malaman nyo kung anong situation. May pangyayari talaga. Kasi alam mo, nung tinanong ko yung mga estudyante, ang sabi nila, wala man lang notice, wala man lang nagsabi sa kanila na isasarado yung lugar. Yun. No? Ang pinapaalam sa kanila dyan, ang Gordon College ay ililipat sa East Topinac Oval Track. Doon magtatayo ng 7th-story building ang SM na merong elevator at centralized aircon. Nagpapalakpakan na lahat. Pag kinikwento ni Mayor Paulino yon. No? May katotohanan ba yun? Yun yung nakalagay naman. Totoo naman yun na yun yung nakalagay doon sa MOA. No? Sa MOA. At ang nakalagay doon, dapat unang-unang itatayong building doon sa ETOT ay yung paglilipatan nga ng Gordon College. Mm-hmm. Pero ang nangyari, wala pang tinatayong building doon, yung exam period ngayon ng Gordon College at nakasarado yung kanilang mga dadaanan, pati yung mga tricycle daw, iniikot pa eh. Na dating pwedeng dumiretso na lang. Ngayon, pag nakasakay sa yung mga estudyante sa tricycle, iniikot pa yung tricycle talaga. So, para malaman din ng mga estudyante na hindi lang basta 7-story building, hindi lang basta centralized aircon, hindi lang basta elevator ang pinaglalaban natin dito. Ang pinaglalaban natin dito ay yung kultura, yung heritage, yung open space, Kenneth, ha? Nag-iisang open space sa lungsod ng Olongga po, yung Olongga po Civic Center. Ang Civic Center ay pinapalooban po ng Gordon College, ng Convention Center, ng City Museum, ng DRRMO, ng yung tennis court, yung satellite office
ng Red Cross, yung Leo's Park, and of course, the Marikit Park itself. No? Yan po ay buong kabuuan yan ay ang tinatawag na Olongapo Civic Center. So ang nangyari po, ang ating city government ay nakipag-transact. No, binigyan po sila ng pahintulot ng mga majority councilors ng Sangguniang Panglunsod. Nakipag-transact ang ating city mayor sa SM Prime Holdings para iparenta iyang Olongapo Civic Center sa SM. Tatayuan po yan ng mall, tatayuan po yan ng condominium, tatayuan po yan ng call centers. Sa kung tutuusin ay maganda naman sana. Ang nga lang, yung mga lugar na yan ay public property, Kenneth. No? Dapat maraming dapat dumaan pa yan sa Kongreso mismo. Yung mga yan at public yan. No? Yun yung inaano natin. At serviceable pa. Alam mo, binigyan sila ng ulat ng COA. Pinag-report sila. Bakit nyo i-demolish itong mga structure na to, itong convention, itong city museum, itong city library, samantalang serviceable pa, ginagamit pa yung mga building na yan, yung mga structure na yan ay ginagamit pa, bakit nyo i-demolish? Yun ang tinatanong at pinapasagot sila. Hanggang ngayon, hindi pa sila sumasagot. Pero ang nangyari, hindi pa sila sumasagot, binakuran na yung lugar. Kaya mas doble-doble na ang pagiging illegal ng pagbabakod dyan. No? At yung puno, grabe, major trimming na yung ginawa nila. Actually, talagang, ang sa akin ha, pakiwari ko, yung nakita ko yung mga puno na tinitrim nila at yung iba doon talagang pinutol na. Talagang hinahanda na nila na putulin ng mga puno. At ang isa sa mga dahilan kung bakit nila binakuran yan, mataas yung bakod eh, para hindi makita ng taong bayan kung ano yung nangyayari doon sa loob. Yun. Pero sa palagay ko naman, di sila makakalusot. At hindi magtatagal po yan. Naniniwala ko na marami pa rin taong pwede makialam dyan. Lalo na kung natin nasasabi sa kanila kung ano talaga nangyayari. At sana po, sana lang po makonsyensya ang mga kagawad, ang Sanggunian. Makonsyensya po tayo sa ating mga desisyon. Dahil may kasabihan nga tayo, kung tayo po magkakamali sa ating desisyon, sa mga ginagawa po ninyo, hindi po tayo makakaligtas sa karma. Mm-hmm. Yung karma po, hindi namin kailang magsalita pa. Pero huwag naman natin hintayin mangyari yun. Mm-hmm. At sana bigyan pa po tayo ng mahamang desisyon. Upang sa gayon ay makapag-desisyon po tayo sa bayan ng Olongapo nang tama. At mataas ang respeto ko po sa mga sa mga konsyela, no? Karami sila, kilala ko rin po sila. Well, binoto ng taong bayan. Binoto ng taong bayan na sana po ay bigyan nyo naman ng respeto ang pagboto namin sa inyo. Pangalagaan nyo naman po ang botong ibinigay namin sa inyo at ang lugar ng bayan ito. Tama sana yun. Po, pakinggan nyo kami. Tama yung Kenneth, na kami ay binoto ninyo para kami ang maging representative ninyo, no? Hindi para pangalagaan ang mga kapakanan ng taong bayan, pangalagaan ang kapakanan ng lungsod ng Olongapo at hindi para sirain ito. Alam mo, Kenneth, nakausap ko si former Senator Dick Gordon. Ang sinasabi niya, kaya nga sila nagdesisyon na ilagay dyan ang Gordon College kasi malaki talaga yung, yung space. Kung i-develop talaga yan, yun nga lang kasi kailangan ng malaking pera para i-develop yan. Pero nandoon na tayo, nakakahanap tayo ng mga investors, no? Hindi lang tayo particular na naka-focus sa SM. Marami pang pwedeng mga investors na lumapit dyan at pagandahin ang Gordon College, no? Pero yun na nga, talagang ano yan, may plano talaga yung Gordon College, kaya ganyang kalawak. Ngayon, basta na lang nila ililipat doon sa isa pang another open space. Alam mo naman yung Oval kung gaano kabisik, Kenneth, di ba? Yung mga Boy Scout gatherings yung ginagawa, yung mga parade. At yung, alam mo yung bench doon? Doon sila magtatayo ng 7-story building. Wow. So, can you just imagine kung gaano ka pagiging... At yung mga estudyante, paano sila papasok doon? Di ba makikipot yung mga daan doon? At sa gabi, kuminsan mga gabi yung mga klase niya, siyempre nilalabas, maglalakad lang, mag-tricycle. Hindi katulad yung video sa lugar nila ngayon, talagang open siya, medyo safe yung lugar, di ba? So, yan yung mga pinag-usapan namin sa deliberasyon noon at talagang sinutulan namin yan sa Gawad Tech Marsan na sana sa ibang lugar na lang kung talagang gusto natin ang SM dyan. At alam mo, Kenneth, kung magkano ang bayad, ibabayad nila, kanenta na namin? Malaki. Per square meter, 30 pesos. Per square meter dyan sa lugar na yan. At yung lease na yan, kaya sinasabi ko, benta na yan eh. Kasi alam mo, 25 years lease. Yung gagawin, pagkatapos renewable for another 25 years. At yung pag-re-renew ay nasa side pa ng SM. Parang walang masyadong boses. Yung pagkakabasa ko dun sa Anwasa mo, walang masyadong boses ang pamahalaang panglunsod sa renewal na gagawin. So for 50 years, no, pag-aari ng SM,
yung lugar na yan. Kaya para sa akin, ang interpretasyon ko dyan, eh binibenta na natin yung lugar na yan. O katulad ngayon, bigla nilang sinarado. So pag sinabi nilang umalis kayo dyan, walang pakialam sa Olongga po, di ba? Isa pa, importante, yung mga taong nilagay nila dyan, yung mga workers na nagtatayo ng mga bakod na yan, mga tiga-Antipolo sila, hindi sila tiga-Olongga po. So, subcontractor ito ng SM na kumuha ng mga workers from Antipolo at sila ngayon yung mga taong nagtatrabaho dyan. Ang usapan namin sa Sanggunian, kapag ang SM ay magpasimula ng mag-demolish ng kung ano dyan, magsimula ng mag-hire ng mga workers, priority ay mga tiga-Olongga po. Pero ngayon pa lang, umpisa pa lang, hindi na nasunod yung nakalagay. Bakit hindi kaya nasunod yun? Bakit iba o tagalabas ang yung mga taga-Olongga po? Maraming nang kailangan ng trabaho, pero hindi binibigyan. Oo, palagi ko hindi na nasunod yan kasi SM na talaga. Kung binigay na yan ng City of Olongga po sa SM, ang SM ay mga subcontractor yan, Kenneth, di ba? So may mga sariling contractor ang SM, so dinadala nila yung mga tao nila para dito sa lungsod ng SM. Gawin, may tanong ako. Ibig sabihin pag nagkaroon ng signatory dyan or approval ang present administration, the succeeding new administration or succeeding administration in the future or even the president has no power to intervene? Well, kasi usaping legal na yan. Ano? Yung, pero may power sila? Kung tutuusin, pwede. Pwede, okay. Pwede mag, ano, marami namang paraan para mag-intervene. Maraming paraan para mag-intervene. Alam mo, si Dick Gordon maging presidente, ha? Mm-mm. In the future? Mm-mm. Ayan, meron lang importanteng panawagan. Yung cost of brownout last night sa Kalaklan Ridge, no? May sumabit na isang insulator ng main line at kailangan Maclear, no? Para ma-resume ang power. As of now, normal na ang daluyang kuryente sa Kalaklan Ridge. Ayan, ito ay panawagan ng OEDC. Normal na po, nagkaroon lang ng brownout kanina dahil nagkaroon nga ng konting problema. So ngayon ay okay na po ang ating kuryente. Yun po yung panawagan importante na galing po sa OEDC. Kagawa, gusto kong hilingin sa mga taong bayan ng Olongga po. At sa mga mag-aaral, sana po nasimulang araw na ito, huwag po natin tigilan bukas, sa Linggo, sa Lunes, ay magpulong-pulong po tayo para sa ganun, magkaroon tayo ng power upang hindi matuloy ang anumang hindi pa na-aprubahan ng session o ng nabigyan ng resolution dahil sa ngayon ay illegal po ang kanilang ginagawa. Tama, Kenneth. So, sana po kumilos po tayo ngayon pa lang. Yes, yun yung na-emphasize namin kanina doon sa mga tao na kung mismo ang city government kasi ang nagpasarado niyan, kung mismo ang city government ang naglabas ng ordinansa na pumayag na putulin ang mga puno na yan, ang mga taong bayan mas malakas kaysa sa city government. So dapat maglabas tayo ng ating mga opinion, no, na angalan natin yan, tutulan natin yan kasi ang boss ng mayor, sabi nga pati di ba si Pinoy, ang boss ng ni Pinoy ang taong bayan. Mas lalo na dito sa Olongga po, ang boss ni Mayor Paulino, dapat ang taong bayan. At pag sinabi ng taong bayan na ayaw namin yan, ayaw namin putulin ang mga puno, ayaw namin ilipat ang Gordon College, please lang, sumunod ka, Mr. Mayor. Ito, so, may kagawad, may nag-text sa'yo. Sige, niya, patapos na tayo. Nagkamali kami, pero wala kami sinisisi kung bakit sila ang aming binoto. Sa mga narinig namin ngayon ay namumulat na kami. Paghahanda namin ang susunod na eleksyon, titiyakin namin na hindi mailulugod ang taong hindi karapat-dapat na nagmamahal sa ating bayan. Hindi po namin sasabi ng aming grupo, pero nagsisimula na po kami. Patawad, nagkamali kami sa pagboto sa inyo kung ganyan ang nangyayari sa bayan ng Olongga. Ayun, no. With that, Kenneth, magandang-maganda yung text. Anonymous, ngayon, no? Anonymous. So with that, wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Sana po ay nalinawan nyo yung mga bagay na nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Olongga po at tayo po ay tumutol sa mga bagay na yan. So ito po ang inyong kagawad, ang inyong friendship edictiano na nagsasabing God bless Olongga po, good skills and Godspeed Olongga po. And Olongga po is worth fighting for. Kenneth? Thank you very much sa mga taga-subaybay at patuloy po kayo makinig at manood sa programang ito upang malaman natin kung ano mangyayari pa sa susunod na araw sa ating pagtigil sa illegal na ginawa ngayong araw na ito. Ayan. Mabuhay po kayo. Oo. So babalik po kami sa Tuesday, October 13. Abangan niyo po ang Sanggunian Monitor. So ito po ang Sanggunian Monitor. Monitor.
Pero maganda din. Thomas Gates. Ano po yung sikreto?